channel. For today's video, gagawin ko na yung aking Singapore haul. And disclaimer pala guys, before we start, I am not bragging in any way, shape, or form. And gusto ko lang talaga i-share sa inyo para kapag kayo din is magkakaroon ng trip to Singapore, alam nyo rin, may kaka-idea rin kayo ng mga bagay na gusto nyo rin bilhin. So, if you wanna know the things that I got, please keep on watching. Okay, sisimulan ko nandiyan na sila sa likod ko, basta nandiyan na sila. So, sisimulan ko muna sa clothing kasi konti lang naman yung clothes na nakuha ko. First thing that I got is itong yung blouse na nakuha ko. Ito parang sa Changi ng Singapore ko lang siya nabili. Ayan. And then may ganyan sa likod. So, parang stretch. Nasa stretch siya. Ayan. Mahilig pa naman kasi ako sa mga ganitong blouse. Yung parang may mga, ang tawag dito? Basta yung ganyan. Nakalimutan ko na. And then spaghetti strap, ganyan. And then, the next two shirts that I got is ito parang ano na talaga, touristy na siya. Kasi ito, I got this from Universal Studio. Ayan. Pare-parehas kami nila mama dito. Wait, ayan. Ano ba yan? Ayan. Pare-parehas kami nila mama dito sa shirt na to. Nabili namin doon. And yung cashier nila doon, yung nag, pinagbayaran namin ito, is a Filipino, kaya nakakatuwa. So, nag-chika-chikahan kami. Pilipino eh, di ba? Last thing that I got for clothing is ito, ayan. Pare-parehas din kami nila mama at papa dito. And nabili ko siya sa parang souvenir shop na pinuntahan namin doon. Ayan. Taray. Oh, di ba? Ang cute ng design niya. Ayan, oh. Para siyang... Excuse me. Para siyang... foil yung itsura niya, ganyan. Kaya ito yung pinili ko kasi very unique yung style niya. Ayan na. Okay. Next thing naman is itong dalawang bag na nabili ko. Teka. Sa parang Changi din nila, kasabay ng mga blouse na nabili ko. Bakit ang liwanag ko? Maliwanag ba ako? Yeah. Ito is a black one. Ayan. Nagala natin siya sa plastic. Muna lang to kasi sa Changi lang ko siya binili. And perfect for everyday lang siya, ayan. O, diba? And may strap din siya, ayan. Siyempre, mahilig ako sa sling bag eh. More on ganun talaga akong type of girl. Ayan. Next naman is itong bilog. This is my first ever na circle na bag. And ang cute niya, oh. Para lang siyang brown na kulay. And tanggalan natin yung stuffing niya sa loob. Ayun o, diba? Ang unique-unique lang niya. And ang cute ng mga parang accent niya dyan. May lipstick, ganyan. Okay, dito naman tayo sa Bath and Body Works. Ang layo. Ayan. Actually, konti lang to. Ayan o. Ang laki lang ng paper bag niya. Yung iba dito, kinuha na ni Mama kasi pampasalubong din. And kanya din yun. I got itong Japanese cherry blossom na perfume na maliit lang. Yung hindi siya mahirap dalhin. So, madaling mo lang siyang masaspray. Ganyan. Mabango kasi ito. Favorite scent ko din to dun eh. And, yung nag-assist din sa amin dito. Pilipino din. Kaya nakakatuwa. Ayun o. Diba? Ang dali-dali ng dalhin anywhere. Next naman is a hand cream. Ayan yung ano niya. I wish. Yan. And ang ganda ng packaging niya kasi, oh, diba? Parang pink, na metallic, ganun. Next naman na nakuha ko is a two hand gel sanitizer. Ayan. One is vanilla coconut and yung isa is warm vanilla sugar. Ayan, dalawa sila. Supposed to be tatlo to and yung isa is na kay mama na nga. And the last thing that I got is this. Ayan, no, lalagyan na ng hand sanitizer and wait for it. Wait for it. Oh, diba? Oh, rose gold siya na may butterfly. Parehas din kami ni mama nito. Meron din siya. So, matchy-matchy kami. So, that's everything for Bath and Body Works. Dito muna tayo. Sa plastic bag na ito. Meron akong binili. Nung nagpunta kami sa temple nila sa Singapore, ayan, may binili akong remembrance. It's like a keychain lang. Ayan. Ayan o. Very solemn sila doon sa temple nila. Kaya gusto kong mag-uwi ng remembrance doon. Tignan ko na coin purse. Yung akin, white na may purple na flowers. Ayan. O, diba? Cute.
And may promo-promo din sila doon. Kasabay ito ng mga t-shirt na pamasalubong din namin. And last thing, ito is sa Changi din. Halo-halo na ha, kasi hindi ko na naano yung mga plastic-plastic nila eh. Kaya ito, nakuha ko to, ayan. O, diba? Ganyan siya sa harap. Tapos sa likod, may flower din. Tapos, when you open, ayan, may mirror. Tapos ngayon, yung mirror niya, guys, totoo siya, legit. Hindi siya yung nakaka-distort ng face mo. Kaya nagustuhan ko rin siya. Tumawad pa nga ako dito, nakalimutan ko na. Pero basta, tumawad ako. Ayan, oh, cute. Okay. Dito na tayo sa Sephora. Ay, wait lang. May Innisfree pa pala ako. So, dito muna tayo. So, ayan. Innisfree. Laki din ang paper bag niya, diba? Eh, konti lang naman to. First thing that I got is itong cushion nila na pwede kang mamili. Wait lang. Ibababa ko lang yung paper bag. Maingay eh. Na pwede kang mamili ng kwanong case ang gusto mo. Parehas kami ni Mama may kinuha. And of course, sa kanya green. Lah, dumilim. Wait, ito yung pinili ko, purple. Ayan siya, ayan yung sura niya. Ang ganda, diba? Oo, ang cute pa ng pagka-purple niya. Yung variant na pinili ko pala for my cushion is yung kanilang Innisfree na skinny cover fit cushion. Sana makita nyo. Ayan. Tapos may SPF 35 na siya. And ang cute lang niya kasi nga pwede kang mamili ng case mo. Ayan, tapos may refill na din. Tapos, separate binibili kasi yung puff for your cushion. Kala ko namatay na naman yung ilaw ko eh. Yan siya. Tapos itong ganito daw na design na puff is perfect for matte cushion. Kaya ito yung binili ko since I'm oily. Ayan siya. Oh, diba? Next, two things that I got is a lipstick. For lip, ano na siya. Yung isa is Innisfree Real Fit Lipstick, ayan. Tapos, in the shade number 22. And, ano ah, more on red yung mga kinuha ko kasi gusto ko nga yung ombre effect. Kaya ganyan siya ka-red. Oh, diba? Ang ganda niya. Sobrang konting glide lang. Ayan na rin siya. And, hindi siya super matte. Parang meron siyang sheen ng konti. Parang sabihin na natin satin yung finish niya. Ang cute nito. Gusto... Oh, wait lang. Diyos ko. Sana naman hindi na pumakal. Oh. Napakasakit naman. Ayan. Ganyan na yung nangyari sa kanya. Shucks, wait. Pangasa natin. Wait lang. Naiyak ako. Wait lang. Diyos ko, ang fail ah. Pero pawisan ako dun. Diyos ko. Basta ayan na siya. Next naman na lip product na kinuha ko is yung kanilang Innisfree Vivid Creamy Tint in the shade number 9. And of course, dark din to. Ayan yung shade niya. Indicator. Kasi nga gusto ko yung mga ganong lip color ngayon. Ayan o. Oh. Try nga natin to ngayon sa lips ko. Diba? Ang lakas maka-fresh. Gandang-ganda ako sa lip tint din. Okay, let's proceed na sa Sephora. Ayan lang aking paper bag. Pero nakadalawang trips ako. Sa first trip, na-meet ko si Ate Shane. And siya yung parang head din doon sa Sephora. Pilipino din siya. Kaya... siya nag-assist sa akin doon. Okay. Unahin ko na yung dalawa na hindi ko sa Sephora nabili. Parang nabili ko siya sa department store or parang Watson sa Singapore. And ito sila. Isang, ito muna. Isang long and curl from Heroin Make in the shade brown yung kinuha ko. Hindi ako nag-black. Kasi nga for everyday, ayoko naman na naka-black ako. Kaya ang pinili ko is yung brown. And then, to go with this, siyempre, bumili din ako nung kanilang mascara remover. Ayan. Siyempre, alam natin, Heroin Make. Mahirap siyang tanggalin. Hindi siya basta-basta natatanggal ng kahit anong makeup remover. Kaya kumuha na rin ako ng specific na pangtanggal sa kanya. Ngayon, let's start na sa mga nabili ko mismo sa Sephora. Unahin muna natin yung mga parang base product. Ayan. Dalawa lang naman sila. Meron akong binili dito na NARS. Yung kanilang
Radiant Creamy Concealer in the shade Custard Medium. Ayan. And nabili ko lang to dun sa parang counter nila na paikot papuntang cashier. And of course, travel size lang. Mas malaki pa yung wand kesa dun sa mismong product niya. And sobrang excited ako itry ito. Next naman is itong IT Cosmetics na CC Cream na Color Correcting Full Coverage Cream plus Anti-Aging Hydrating Serum. Tapos meron na rin siya SPF 50. Nakita ko to doon sa pinapanood ko international YouTuber na si Tara Michelle. And lagi niya ito yung ginagamit niyang base product. And of course, hindi ko kaya, huwag muna nating bilhin yung full size. So dito lang muna tayo sa travel size. And I'm in the shade light. Next naman is ito from Tarte. Doon din pa yan. Doon pa din yan sa parang paikot nila. Papuntang cashier. And ito yung Hamptons Weekender Contour Palette nila. Natin, ayan. Meron tayong highlighter, blush, and contour. And ang ganda ng shade ng blush and contour. Perfect. Feeling ko perfect siya sa akin. Okay, next na product na is ito from Tarte. Yung kanilang limited edition na blush. Same price lang kasi to doon sa mga yung blush nila na yung original. So, ang kinuha ko na, yung may magandang packaging na, syempre, yan o. Limited edition. Para siyang rose gold, ayan. In the shade Fairy Flush, and I believe, isa lang yung shade nila doon. And ayan o, wait lang, sorry nag-glare. Ayan o. So excited na akong gamitin ka, ayan! Sobrang ganda. Next naman, is a, mamaya na yung lipstick, huli ko na. Ito from Tarte, wala na siyang box. Yung kanilang Amazonian Clay Waterproof Brow Mousse. And hindi ko pa siya nagagamit. Ayan pa siya, as in bagong-bago. And binenta to sa akin ni Ate Shane nga. Nang mas mababang price, kaya kinuha ko na siya. Ayan. Okay, unahin ko muna to. Ito rin, nabili ko din kay Ate Shane. Itong Moonshot na Cream Paint Light Fit in the shade M811 Nudie Branch. Ayan, pag sinwatch nyo siya. Ayan o. Very, very perfect for everyday. O, diba? Ang ganda ng shade. Ay, ako na-excite ako gamitin. Diyos ko. Next naman is itong nabili ko from 3CE Style Nanda Lip Color in the shade 115 Musk Musk. Basta M-U-S-S. Ganda ng packaging, oh. Yan, oh. Diba? May shade indicator na din talaga siya. Grabe, nakakahiyang swatch. Oh. Okay. Yan naman, ito yung shade. Ayan. Musk. Yan yung nabili ko sa 3CE. Ganda, diba? Binili ko na lipstick yung alam ko magagamit ko talaga everyday. Wala akong makinuhang shocking color. Puro ganyan. Ayan, ito from Sephora Collection. Yung kanilang liquid lipstick, dalawa yan. Yung isa is 02, yung isa is 13. So, bubuksan ko lang siya. Grabe, ang dilim na naman ang likod ko. Okay, so ito na nga. Ito yung shade na 02. Mas nude naman to. Ayan, ito siya. Ito yung lip tint, ha. Huwag niyo nang pansinin yan. Ito yung Sephora na 02. 13. Ito naman siya. Mas pinkish siya. Ayan. Mauvey, ayan. And then last, but definitely not the least sa aking Sephora, is itong Too Faced Melted Matte. O, oh, diba? Pinush ko rin talaga makakuha sa Too Faced. Ito, Diyos ko, tinan niyo naman yung packaging niya. Sobrang ganda. Itong shade na to is Sell Out. Compared dun kay Sephora, mas mauve yung Sephora. And itong Too Faced is mas pink. Ayan. Bago tayo mag-proceed dun sa aking last haul, buburhin ko lang to. Kasi natatakot ako. Kailangan malinis yung kamay ko. Charot. Ayan. Kasi baka kung saan siya mapunta pa eh, kaya burahin na natin. For my last na haul, ito siya. Paper bag pa lang eh, no? Makangiti, wagas. This is my first ever designer bag. And actually, last minute purchase na to kasi nasa airport na kami. And nung napunta kasi kami ng Orchard,
si mama lang yung nakabili. Wala akong nakita. As in. Kasi may iminamata na talaga ako yung MCM na backpack na maliit. And gusto ko talaga yon. And yung Orchard is malayo kung nasan yung MCM. Kaya hindi ko na pinilit. And tapos nakita ko to sa Michael Kors. And sale pa siya. Parang halos 30 or 40% din yung sale niya. Wait, isa-search ko muna yung name para pag-chinare ko sa inyo eh. Alam niyo yun. Eto. Yung kanyang design is Rhea Mini Floral Applique Leather. Basta applique something. Basta Rhea Mini siya. And this is what the bag looks like. Sobrang cute niya. Siya sobrang pink na pink. So, tanggalin lang natin yung kanyang mga ganito para makita nyo. Tapos, ito yung kanyang strap. Pwede mong gawing backpack or sling bag. Yan. Yan siya, oh. It's so precious. Parang ayoko ang gamitin. Baka madumihan. Ano daw? Yan siya, oh. So that is it, you guys, for today's video. I hope you guys enjoy watching my Singapore haul. And kung meron kayong mga requests sa mga makeup products na gusto nyo itry ko or gawin ko ng review, please let me know in the comment section below. And if you enjoy watching this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel to see more of me. And see you again in my next video. Bye!